Mga kalingap, magandang hapon po sa inyong lahat. Ate pong tunghayan ang kwento ni Ate Jocelyn na ilang taon na ring nakakulong sa kanyang kwarto. At bakit nga ba siya nagkaganito? Buro namin. Kaya sabi ko maigil lang po ang anak ko sa gumayos kami dito. Maraming salamat na po sa inyo. Marami pong paghihirap na namin. Hello po. Ako po si Kuya Kim. Kumusta po kayo? Upo ka po. Ayan po. Dito po nakatira si Ate Jocelyn. Ano nga ba ang tunay na nangyari? At bakit nagkaganito si Ate Jocelyn? Tara po mga kalingap, atin pong alamin. Dito, nanay. Ano po palang pangalan nyo, nay? Evelyn Abiar Pactor po. Evelyn Abiar Pactor. Ilan taon na po kayong dalawa ni tatay? 64. 64. Siya 17. Ay, 17 na po si tatay. Ito po yung tinitirahan nila nanay, Evelyn. Ngayon po, nanay, bakit po pala kayo lumapit sa amin? Ngayon po, ito po pala si nanay. Ilang beses na rin pong pumila, pumunta doon sa Coloradio. Inaabangan po si Kuya Bal. Po, may darapa nga akong sulat po, ay hindi ko po nga na maano-ano siya. At kami po ay nahihirapan ng maigim. Yan, asawa ko po, nagtatalog, nag-aarawan. Tapos minsan, nabasig. Kami nang makakaya ang gamot ng anak ko. Paano po ba ito, nanay? Ikwento po ninyo sa ating mga manonood. Paano po ito? Sige, nanay, upo muna po kayo. At mga ngalay po tayo. Ayan po ay nanganak po yan ay nalamigan. Nalamigan yan po. Yan po ang totoo niyan. Tapos ihinatid po sa amin yan at nasa tulay na lupa yan. Opo. At naasawa niya ay lausin. Ay ngayon po, isinauli sa amin. Sira na ang niya isip. Ang ginawa po namin, pinagamot namin sa albularyo. Sabi nalamigan. Tapos dinala namin po yan sa kadlan. Ay, nangutang-utang na nga po, naglulubog na kami sa utang. Hanggang sa ngayon po ay ganyan na rin ang anak ko. Kaya nakakaano na pang maigi, nakakapasigaw na. Ilang taon nyo na po ito, nanay, na... 20 taon na yan. Bali, dalawang dekada po pala. Kasi... itong po ninyo. Simula po din ito nung namatay po yung asawa. Tapos nang mamatay po yung asawa, ganyan na rin. Dalawa po yun, magkapatid na matay yung panganay sa pag-anak. Yan, dyan yan po ang larawan. Ito po yung larawan nung... ito po yung... ito po yung larawan nung namatay pong anak ni nanay kaya Evelyn. Kami po ay talagang humihingi na po ako ng tulong kay Kuya Bal. Tulungan naman kami at kami ay matanda na. Senior citizen na kami. Kaya sabi ko salamat naman po at kami ay pinakinggan ng Panginoong Diyos ang pagdasal ko. Na sana matulungan kami ni Kuya Bal. Hindi na po talaga namin kaya. Tatlong gabi na. Tatlong araw na. Wala na pong gamot. Wala na pong gamot. Wala po. Opo. Ilang pong anak ni ate? Dalawa po yan. Dalawa. Ang isa po ay nasa Pampanga. Mm-hmm. Tapos po yung isa na babae, 20 taon na, ay mapunta daw po siya kay tiyo niya. Nag-aaral po? Hindi nga po nag-aaral. Nag-iyak nga po at gusto niyang mag-aaral. Wala naman po kayo mapipaaral. Lalo po at ito po si Nanay Evelyn at si tatay po ay sila po ang halos tumataguyod rin po sa responsibilidad po ng kanila pong anak na ito nga po. Ano pong pangalan po ni ate yung... Jocelyn Pactor Lausin. Ate Jocelyn po. Bale, dalawang dekada na po ito. Mga kalingap, So, silipin po natin. Ito po yung tirahan ni nanay. Ayan, dito po sila. Ito po, ito mga kalingap. Nakita po natin may mga tali pa. Tinatalian ko po at baka maglayas ay mahirap po umaga. Opo. Ito mga kalingap. Ito po.
Ayan. Bisin sa kamahan ko. Lupo. Ako po si Kuya Kim. Kumusta po kayo? Upo lang. Upo ka po. Ayan po. Ito po, dito po nakatira si Ate Jocelyn. Dalawang dekada na po, almost 20 years na po siya dito lang po at nagagamot, kaya nangangamba po sila nanay kasi nag-stop po yung mga gamot. Ito nanay, mamaya tatanungin po kita kung ano po kung ano po yung gamot na inaano nyo. Pero kailan po kayo huling nagpa-check up? Kailan po kayo huling nagpa-check up? Ano yun to? August? August po kayo huling nagpa-check up. October, ito po, kalingap dito po sa Ate Jocelyn. So, apat na araw na daw po mga kalingap na hindi nakakapag-inom ng gamot. Dito lang po siya. Pag ito naman po ay nakakainom ng gamot, okay naman. Okay naman pag, po. Pag wala po, nang po pinadadala namin po ito at mayroon pong natulong sa amin, ay ngayon po ay walang-wala na talaga kami. Talagang kami po, talaga inahihirapan. Ayan po mga kalingap. At ayan, natanong po natin mga kalingap ko, ano po yung ano natin, ano, at mabili natin yung gamot. Tatay, paano po ba yung gamutan ni Ate Jocelyn po, tatay? Paano po yung gamutan niya? Ganito po yun. Nadating po si Doktora Esquadra. Uh-huh. Nadating po ngayong Pizan Navy po. Nadating. Ay, ang kinukunmi lang po, pampatulog sa kanya. Pampatulog po ang pinapainom niya? Pampatulog lang po. Wala nang iba. At lima po nga ang resita nito. Mayroon sa isip, tapos pampatulog. Saka, naanyan po ang mga gamot nga eh. Ito lang pang patulog ang kaya lang po namin. 180 ang isa. Uh-huh. 180 po. Nahati namin siya. So, ayan po. Mga kalingap na. Kasalira na. Uh-huh. Grabe po yung sitwasyon nila dito nila nanay. Tatay, si tatay po eh. Cortina na lang ang si tatay po, 70 years old na po. Mga ilang mga iba pong mga tatay dito na 70 years old na pong ano eh, nandito na lang po sa bahay karamihan, nagpapahinga. Matarang si tatay, si lola ay kailangan pong maghanap buhay, at lalo po at dito nga po sa panggamot, hindi na po talaga nila kaya ang gamutan po. So yan po ang kalingap, no? Sige po, at anihin natin, no? Bigay po tayo ng tulong. At syempre, ito po, may dala po pala ako sa inyo, bigas, tapos mga gatas, tatay, may gatas yan, at noodles, tay. Pagpasensyaan nyo na yung ano ko po dadala, ha? May biskuit din yan, tatay, ibigay po ninyo kay Ate Jocelyn. Jocelyn po ba, tatay? Ayan, may gatas din po. Yung po ang iniinom ni Ate Jocelyn, gatas. Ayan po, bibigyan natin kay Ate Jocelyn. Nahalo namin yung gamot dyan sa gatas. Ay, nahalo po. Pero kasi tinitikman po niya ito. Kasi ibibigay, ayaw niya. Ayaw niya po. Kaya dinadaya lang namin. Opo. Tinitikdik. Tinitikdik. Yung pulbo sa kailalaw sa gatas. Opo. Walang gatas. Pero tanda po niya ito, alam po niya yung gatas. Ito, pag bibigyan po ninyo ito, na tinatanggap po ninyo. Ay, niya. Niya, Ate Jocelyn. Ate, bago namin dyan ibibigay, talagang timplado. Opo. Timplado na. Mm-hmm. Ayan po. Ayan, ganito po. Masya ang bahay namin. Ano po yung, ano po yung palagi niya sinasabi? Ay, ano daw po, nandyan may tao, nandyan si papa niya. Wala man na yung papa mo, namatay man na. Matagal na. Ganyan talaga yung bata niya, lagi yung kasama niya. Ang asawa po niya. Ang asawa niya daw niya. Naan dyan. Laging ang isip niya ay asawa, asawa. Mm-hmm. Hindi maalis-alis. Ano, kaya tingnan mo na kuya ang bahay namin kahit doon sa kusina. Diyos ko. Mm-hmm. Hindi na namin maasikaso. Diyos ko. Diyos ko po. Nagkaalala mo niya ng Diyos ko po. Hindi naman mabait yung bata niya. Nag-aral niya ng computer saya. Nag-aral po yun ng computer saya. Oo, kapagas si Joaquin. Mm-hmm.
Kaya ako eh, naawa ako dyan sa batang. Okay. Yung sasalita po sa ano, no, tungkol sa anak. Ano pong tawag dito, reaction po ng anak po niya, yung apo po ninyo? Ay, ang sabi nga po, pag siya daw ay nakapasok na makatapos pag-aral, makapasok din trabaho, papagamot niya sa bakal. Lumaki na po ang mga bata na ganito po yung kinalaki niya sitwasyon ng nanay nila. Kanya po yan, yung na ano niya, pag nang malaki na siya, nasabi, bakit nanay ganito na si mama ko? Ay, yan po nga, ay nalamigan nga yan, tapos depresa. May malaking gatas, oh, regalo ko sa iyo. Sa iyo yan. Yeah. Gatas, may panggatas na po siya, oh. Nanay, yung po bang reseta ay mabibili? Nabibili po na reseta. Pwede nanay kung makuha para sa muli kong pagbabalik ay ako na po mismo ang magbibili, nanay. At ang iba po na kailangan pa niya ay huwag po kayong hiya, nanay, magsabi sa akin, ha? Sana ang mga naman kailangan. Akong tulungan, Kuya Pal, maayos ko man lang ang bahay pati. Opo. Kayaan po ninyo at iaano rin po natin ito kay Kuya Bal, ano po. At ayun, habang hindi ko pa po nasabi eh, ako muna po, kung ano pong mga pangangailangan eh, sa abot po ng aking makaya, eh, tutugunan po natin, Nanay Evelyn, ha? Ay, salamat ko lang, salamat. Ayan po. Alamin, salamat. Nagulungkot talagang ginaawa na din ako sa asawa ko. Minsan nadating yan dito. Gabi na, pagod-pagod galing sa pagtalo. Nagtatalo po tapos ako nasa pagtalo kaya hindi ko na po kaya. At nararamdaman ko itong likod ko masakit. Nagaisya na lang. Ako na lang naalaga dito sa anak ko. Ay, maraming salamat po Kuya Bal, Kuya sa inyo. Kamay na, punta ninyo. Hindi na po talaga ako nahiya. Ganito ang buhay namin. Kaya sabi ko, maigi lang po ang anak ko sa gumayos kami dito. Maraming salamat na po sa inyo. Marami pong pagdihirap na namin. Minsan po na sigaw yan, nanay. Pahingay naman akong gata. Sabi ko, wala man tayong pira. Kaya sabi ko, wag na. Pag may pira na lang. Nandito po ang ano niyan, oh. Yung reseta po, mga kalingap, at iyan natin, oh. Ayan. Ayan si Ate Jocelyn. Ito po ang huli kong paano, baga ito, huli kong pag ano. Ito po, nanay, yung Close-upin. Ito po yung reseta. Close-upin, saka ulan-upin. Ito pong mga resita na yan na ano, hindi din ko niya nabibili. Basta, alin po yung pangkarniwan po ito na ito pong ulan sa pin, saka close sa pin. Yan po ang pampatulog niya. Oh. Ito po. Saka yan. Ulan sa, ano, check close sa pin po. Ayan, pakita po natin. Close sa pinirba, saka ulan sa pin. Tapos, ito po. Ito po. Ito pong dalawa pong ito magkatapat. Opo, nanay. Yan lang ang pampatulog na pinag ako pong bili. Opo, balihin ito, nanay, kung pwede, i-keep ko muna po ito. Para ito po yung magiging ko pong ano, dala. Yan po ang pinag-last ko ng huling niyang pagpag-pick up sa opo. Ano. Tapos, kumusta naman po sa pagkain po, nanay? Ano po yung palagi po niyang kinakain ni Ate Jocelyn? Ay, kung ano po ang ulam namin, isda. Minsan, may gulay po kaming gulay. Minsan, isda. Ilang taon na nga po sa Ate Jocelyn? 43 na po yan. 43 years old. Hayaan niyo po, nanay, kasi may awa po ang Diyos, tay. Tay, may awa ang Diyos, di ba? Babago po yan, tatay. May makainom lang po ng gamot, ma-check up po. Magiging maayos din po ang anak niya, tay. Wala pong imposible sa Diyos. Jocelyn, okay ka lang? Anong pangalan ko? Kuya Kim. Ano daw pangalan? Kuya Kim. Kuya Kim, pangalan ko, Ate Jocelyn. Tinutulungan tayo ni Kuya Bal. Oh, si Kuya Kim. Tinutulungan tayo na ikaw ay maigi na. Oh, di mo. Oh, may regalo pa sa iyo ng gatas na malaki.
Ano sasabi mo? Salamat po, Kuya Val. Kuya Kim, salamat po sa inyo. At nadalaw po ninyo kami. Ayan, naano pa po siya, no? Pinagmamastampan niya tayo. Pero sa sunod, pag lagi na tayong pupunta dito, sigurado po matatandaan na po ako ni Ate Jocelyn. Ay ito, tinatali namin ito at ako, minsan nalab ako, ay baka umalis. Opo. Ay anong baga ngayon ang panahon, mamaya sa ay kung hindi. Talaga pinapabayaan ka. Tama po. Dahil po, pag iyan po, pag inaabot talaga. Opo. Yan pong asawa ko, galit yan dyan. Kaya hindi din ako makaalis at galit ka yan dyan. Kinakagat siya, sinusutupi ko sa akin, hindi. Kaya hindi din ako makatrabahong maayos kasi pag yan ay may ineksyon noon at nawawala na yung ineksyon, matapang na masyado. Doon po. Pero nung umiinom po na yung pag... Okay naman po siya. Doon lang po talaga sa siguro mataas po yung... Ano reaction ng injection, ng pag-inject sa kanya? Ay, inaw po namin yung pa-inject. Opo, ano kaya po. Matapang. Inaw po namin, pinatigil na po namin yung pag-inject sa kanya. Opo. Gamot-gamot na lang pong tabletas. Tabletas po. Doon po, mas naging okay-okay si Ate Jocelyn. At kaya nga po kami naandito kasi nga kinakabahan po si nanay dahil wala na rin po silang maitustos nga po sa... panggagamot kung saan-saan na rin po nakagpupunta si nanay at kung saan-saan na rin po ginagawa ni tatay na maghanap buhay para may maitustos po at may makain din po sila sa pang-araw-araw. Grabe na pong paghihirap namin. Halos tingnan po ninyo kahit bahay namin din na maayos. Bahay po namin, sarili namin, pero ang loti hindi. Nagkikistar po kami dito. Salamat po sa inyo. Ayan nanay, tatay, pupunta na rin po ako at magabi na rin po hapon. Alas 6 na po ng hapon. So, manalig lang po tayo. Yun lang pang huli ko pong sasabihin. Manalig lang po tayo na manalig at wala pong imposible sa Diyos po. So, mag-iingat po kayo nanay, tatay ha. Salamat. Ayan, babalik po ako dito tay, nay. Salamat. Ayan, God bless po. Babay na po sa inyo. Mga kalingap, atin na pong napanood at nalaman ang totoong kwento kung bakit nga ba nawala sa tamang pag-iisip si Ate Jocelyn. Sa inyo pong lahat, huwag po natin kalimutan mag-subscribe and share and like, comment sa vlog na ito. Maraming salamat po.